Welcome po sa part 3 ng ating Jake's Works 2 video tutorial. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa system devices ng Mitsubishi PLC at addressing nito. Importante na malaman natin ito bago tayo magpatuloy sa iba pang video tutorial para madali nating maintindihan kung ano ang mga device na gagamitin natin sa ating paggawa ng ladder program. Umpisan natin sa physical input ng PLC kung saan natin i-connect ang ating mga input peripheral katulad ng push button, toggle switches, proximity sensors, thumb wheel switch at iba pa. Ang prefix ng input device ng PLC ay X. So, example nito ay X0, X1, X2 and so on. Ang addressing nito sa FX PLC ay based sa octal number system. So, ibig sabihin 8-bit ang grouping nito. Halimbawa, X0 to X7, X10 to X17, X20 to X27 and so on. So, hindi po pwede yung X9 or X8 na address dahil 0 to 7 lang po ang digits ng octal system. So, kung maglagay tayo ng address na labas po sa octal numbering, ay mag-error po ang sasabihin ng PLC. So, halimbawa, palitan natin ito ng ibang address. Gagawin nating X8 halimbawa. Yan po. Sasabihin niya po, device setting is wrong. Dahil po, ang ating ginamit na address ay hindi po acceptable sa system ng ating programming. So, papalitan po natin ng X0. Balik natin yung X0. So, yan po. Okay. Sa Q-series na PLC, ay hexadecimal system naman nakabase ang address. So, from X0 to X9 naman, and from X8 to XF. Bali, 16-bit po ang grouping ng addressing ng Q-series na Mitsubishi PLC. Ang physical output naman, kung saan i-connect natin ang mga output peripherals katulad ng relay coils, solenoid coils, pilot lamps, digital 7-segment display, at iba pang Y device. Katulad ng X input, ganun din po ang addressing nito. So, Y0 to Y07, Y10 to Y17, Y20 to Y27, and so on. So, wala pong Y8 or Y9, Y18 or Y19, dahil wala po sa octal numbering yung 8 saka 9. So, di katulad ng Siemens na PLC, particularly po yung E7300 or E7-1500 series na pwede tayo mag-assign ng input at output address. Sa Siemens po, pwede tayong maglagay ng mag-umpisa sa mas mataas na number. Depende po sa gusto po natin na number. Sa Mitsubishi PLC po ay fix ang assignment ng address. Ibig sabihin, ang pinakaunang address ng PLC ay mag-uumpisa sa 0 hanggang sa pinakamataas na available na input at output device ng particular na PLC na gagamitin natin.
So, sa mga susunod nating mga video tutorial, ay ituturo ko kung paano natin i-connect ang physical na mga input at output peripherals natin sa PLC. Meron po kasing tinatawag na syncing input at sourcing input. Ganon din po sa output. So, depende po sa type ng PLC na gagamitin natin. So, meron din po tayong tinatawag na mga auxiliary relays. So, ito po yung ating mga M-type na devices. So, example nito ay M0, M1, M2, M3, and so on. So, meron tayong tatlong klase ng auxiliary relays. Ito ay ang general type, latch type, at special type na relays. So, depende po sa address ng auxiliary relays yung klase ng relay na pwede natin gamitin. Halimbawa, dito sa general type, mula sa M0 to M3E3, yan po ay general type. Yan po ay gagamitin natin sa ordinary na internal switching natin. Parang kung sa conventional na relay logic, ito po yung mga control relay na ginagamit natin. Okay. So, ang latch relay naman, ito po ay EEPROM or battery pack devices, kung saan ito ay kayang i-maintain ang huling switch state kung sakaling magkaroon ng power failure o kaya ay na-switch sa stop mode ang PLC. So, halimbawa, kung ang ating PLC ay ang ating M-relay ay naka-activate. Ito po ang isang latch type relay. Kung naka-activate po ito, kahit po mag-off ang power, manatili po yan sa kanyang, kung ano yung kanyang state. So, pag bukas ulit natin, yan pa rin po ang kanyang state. So, na-maintain niya po kung ano yung kanyang kasalukuyan na state, either on or off siya po. So, ito yung example natin, yung itong ordinary na relay, yung general purpose na relay. Kung ating simulate yan, halimbawa on natin yan, okay, nakalatch ano, tapos stop natin yung PLC. Yan po, mamamatay yan. Pag nilan natin, hindi na po yan mag-activate uli. Hindi po kagaya ng latch type na relay. Kung sakaling nag-activate yan, so yan, nag-latch na po at nag-stop yung PLC natin, yung ating latch relay ay nanatiling naka-activate. So, pag nag-run ulit tayo, yan po, yun pa rin. Kung ano yung huling state niya, ay na-maintain niya po. Ito ay magagamit natin sa halimbawa sa mga application na gusto natin na kung saan tayo huling yung kung anong huling operation ng ating makina ay itutuloy niya po pag halimbawa ay naibalik sa normal na power. Halimbawa, example po ito. Yan. So, example po, meron tayong reciprocating na
makina. So left and right ang operation yan, automatic. Kung sakaling naka forward tayo ngayon or naka rightward at biglang nag shutdown ang power sa kalagitnaan ng motion, pagbalik po ng power, automatic itutuloy niya po yung kanyang rightward na motion. So hindi po siya pupunta sa left or naka-stop. So dahil yung kanyang relay ay naka-latch na naka-maintain po. Kumbaga parang meron siyang memory kung ano yung huling state na nangyari bago po nagkaroon ng power shutdown or nag-stop yung ating PLC. So yung pangatlong type ng auxiliary relay ay tinatawag na special M relays. Ito naman po ay mga special functions na relay, katulad ng run monitor contacts, initial pull contacts, initial pulse contacts, clock pulses, error diagnostics, alarms at iba pa. So ito po ang ating special type na relay. Example nito ang M 8000 na relay. Ito ay run monitor normally open contact. So ang function po nito, pag nag-run ang PLC or pag switch on natin ng PLC, automatic magko-close. Yan. Pag nag-off ang PLC, open siya. So monitor siya ng run status ng PLC. So magagamit natin 'yan sa pag halimbawa pag gusto nating i-reset yung value ng ating data register. Halimbawa after production, meron tayong data rito. Halimbawa lagyan natin ng value. Okay. So yan. Off natin yung ating, stop natin yung ating PLC. So pag nag-run uli yan, i-reset niya. Dahil ang value ng 0 na to, yung constant na 0, i-move niya papunta sa data register natin. So isi-0 niya po ito. So pag ni-run natin yan, so yan po, nag-activate yung M8000, transfer ng K0 yung value dito sa D200. So yan, isang paraan para sa pag-reset ng ating values. Marami pa pong gamit, depende po sa application na magagawa nyo po. Isang example ng special type relay ay ang M8013. Ito po ang mga clock pulse na tinatawag, clock pulse sa generator. So ang M8013 ay 1 second clock pulse. Every 1 second nagbibigay siya ng signal. So pwede natin siyang gamitin para mag-increment ng value ng data register natin. So limbawa, gusto natin gumawa ng timer, pwede natin itong gamitin. So every 1 second magbibigay siya ng signal. So pag naka-accumulate tayo ng 60 seconds or 660 na value nito, pwede natin siyang i-move para maging 1 minute. Yan po ay isang example ng paggamit ng clock pulse signal. So, testing natin.
Aktibin natin ang export. So, yan po. So, every 1 second, nag-increment. Yan. So, yan po ang ating special type na relay. So, tingnan po natin yung iba pang mga yung ibang type ng special type relay. So, ito po M8000 run monitor, normally open contact. M8001 run monitor, normally close contact naman. M8002 initial pulse, normally open contact. So pag bukas ng PLC, pag on natin ng PLC, magbibigay siya ng isang pulse lang na normally open contact. Ito namang M8003, pag bukas ng PLC, normally close na siya at mag-o-open. Okay? M8001, M8011 hanggang sa M8014, ito po ay mga iba't ibang klase ng iba't ibang range ng clock pulse generator. So M8011, 10 millisecond cycles, 5 milliseconds on, 5 milliseconds off. Ginamit natin kanina, 1 second cycle, on siya ng 500 milliseconds, off siya ng 500 milliseconds. Ulit-ulit lang. Okay? Ang M8-2000 to M8-245, ito naman ay gagamitin natin para mag switch up or down ng ating up-down counter. So, kung ano yung number ng ating up-down counter, yun po din ang huling tatlong digits ng ating special type relay. So, para sa C200 na up-down counter, ito yung gamitin natin, M8200. So, halimbawa, C220 na counter, dapat M8220 na special type relay. Okay. So, yan po ang ating mga special M-type na auxiliary relay. So, yan lang po ang basic na devices na ginagamit ng Mitsubishi FX PLC. So, sa susunod na video tutorial natin ay tutuloy na po natin yung paggamit ng set at reset na instruction. Susunod natin ang timer naman at counter din po. So, maraming salamat sa panonood at magandang araw po.